Akala ng babae, hinahanap na niya ang kanyang forever sa gwapong opisina. Isang madilim na lihim ng kanyang boyfriend pala ang mababunyag. Isang mapagpalang oras sa ating lahat, andito na naman ang inyong lingkod upang maghatid ng isang kasaysayan at saka nakapupulutan natin ang aral. Katatapos lamang ni Marino ng kolehiyo at kasalukuyang pumapasok sa kanyang unang trabaho bilang sekretary sa isang kumpanya sa Ortigas. Bago matapos ang araw noon ay bigla na lamang tumunog ang kanyang telepono. Agad naman niyang sinagot ang tawag galing sa hindi kilalang numero. Boss, ito galing kay isang lalaki na nagdulot naman ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Hello? Sino to? Tanong ni Marie. Ako nga pala si John. Nais ko sanang mga pagkaibigan sa'yo. Pagpapakilala naman ang lalaki sa kabilang linya. Pasensya ka na ha. Hindi kasi kita kilala. Maaari bang malaman kung kanino at saan mo nakuha ang numero ko? Magalang na tanong naman ang dalaga. Nakuha ko yung numero mo sa isang opisina natin. Huwag kang mag-alala. Pareho tayo ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Nais ko lang sana makipagkaibigan sa'yo. Maluwanag naman ang lalaki. Pasensya ka na ha. Medyo busy kasi ako ngayon. At saka hindi kasi ako nakikipag-usap basta-basta sa mga hindi ko naman personal na kilala. Sagot naman ni Marie. Bago pa man nakapagsalitang muli ang lalaki, ay agad na niyang ipinaba ang telepono. Sa kanyang pag-uwi ay patuloy pa rin ang pagpapadala ng mensahe sa kanya ng lalaking nagpakilalang si John. Dahil na rin sa pagkainip, ay naisipan ni Marie na sagutin na lamang ang mga text messages na kanyang natatanggap mula sa lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay naging palagay naman ang kanyang loob dito. Naging mabait at magalang naman ang lalaki sa kanilang pagkapalitan ng mensahe. Lumipas ang isang linggo at napagkasundoan nilang magkita upang personal magkakilala. Ang hali noon at napagdesisyon na nilang kumain sa isang fast food ng magkasabay. Laking pagkamangha ni Marie nang makita ang gwapong textmate sa personal. Parehong kumpanya nga sila ni John, subalit nasa magkaibang departamento sila nagtatrabaho. Magmula ng araw na iyon, ay patuloy ang dalawa sa magkapalitan ng mensahe at mas lalo pang lumalim ang kanilang pagtitinginan. Araw-araw ay nagtatagpo ang dalawa pagkalabas mula sa trabaho. Palagi namang inihahatid ni John ang dalaga mula trabaho hanggang sa sakayan. Unti-unting nararamdaman ni Marie na nahuhulog na siya sa gwapong binata. Naging masaya naman ang unang buwan nila bilang magkasintahan. Sa unang mansar nila ay nagtungo sila sa isang mall upang mamasyal at kumain. Kahit na may kalayuan sa bahay, ay tiniis na lamang ito ni Marie dahil na din sa nangingibabaw ang kilig sa kanyang puso. Lumipas pa ang dalawang buwan at parang nagkaroon ng pagbabago kay John. Di na siya nagtetext na gaya ng dati. Madalas ay nauna na itong umuwi o palaging may dahilan para hindi makasama sa pagkain ng tanghalian. Parang wala rin balak ng lalaki na ipakilala ang kanyang nobya sa kanyang pamilya na nagdulot ng kalungkutan at labis na pagdududa sa dalaga. Tuwing magtatagpo ang landas ng dalawa sa opisina, ay maayos naman ang lahat. Pero kapag tinalalaman ka magkasama, ay tila ba ang sariling mundo ang lalaki. Ano na naman bang problema, ha, Marie? Galit na tanong ni John. Ilang buwan na tayo pero hindi mo pa rin ako magawang ipakilala sa pamilya mo. May problema ba? May itinatago ka ba, ha?
inis na tanong naman ni Marie. Wala. Masyado lang kasi akong abala sa trabaho. At saka, marami din inaasikaso ang pamilya ko. Kaya wala pang pagkakataon para maipakilala kita. Maliwanag naman ang lalaki. Gusto ko lang naman ay maging bukas tayo sa isa't isa para hindi ako nagdududa o nag-iisip man lang ng kung ano-ano. Tugo naman ang dalaga. O sige, set na lang natin ang araw kung kailan sila pwedeng makilala. May hinahong sagot ng lalaki. Sa kanilang pang-anim na buwan, ay may biglang piling si John na labis na nakagulat sa dalaga. Marie, kung mahal mo talaga ako, magtitiwala ka sa akin. Gusto ko sana mag-checking tayo mamaya. Lakas loob, nasabi ni John. Labis ang pagkagulat ni Marie sa hinihingi ng nobyo. Nag-isip talaga siya ng todo at nagdasal bago magdesisyon. Dahil nga mahal niya ang kasintahan, ay walang ibang pwedeng pagpilian ang dalaga, kundi pumaya sa hilig ng nobyo. Pumunta sila sa isang hotel sa Mandaluyong upang doon magpalipas ng gabi. Nakain si John noong araw na iyon. Subalit pansamantalang naantala ang kanilang balak na pag-check-in. Dahil mukhang minority na daw si Marie, kaya't hinanapan po siya ng ID para lamang sila makapasok. Napakabagal man mang kumilos. Parang ID lang, hindi pa mahanap ka agad. Inis na sabi ni John sa nobya. Nang makarating sila sa kwarto, ay nagpas niya na muna ang dalaga na maligo at magpabango bago gawin ang naisi ng kanyang kasuntahan. Subalit sa kanyang paglabas, ay nakita na lamang niyang tulog na tulog ang nobyo dahil na rin siguro sa presensya ng alak. Sa mga sumunod na araw ay muli siyang inaya ng lalaki. Walang alinlangan namang pumayag ang dalaga dahil sa sobrang pagmamahal sa nobyo. Subalit, tila ba may tukmanong kamalasan na naman ang nangyari? Dahilan para hindi na naman sila matuloy. Nawala ng tubig ang banyo, kaya't hindi sila makapaglinis o makapaligo man lang. May kung anong emosyon ang nakikita sa mga mata ni John. Tila ba nakukonsensya ito sa nais gawin sa kanyang nobya. Kaya't wala pang halos 30 minuto ay nagpas siya ng muling lumabas ang dalawa. Muli, wala na namang nangyari sa kanila. Napagdesisyon na ng dalawa na pumunta na lamang sa isang malapit na mall upang doon ay kumain at magpalipas ng oras. Saktong nawala naman ang baterya ang telepono ni John. Kaya't nakiusap siya na makilagay muna ng SIM card sa telepono ni Marie. Kaya gamit muna ako ng CR ha. Babalik agad ako. Pagpapaalam ni John. Tumangaw lamang si Marie at saka ngumiti. Ilang segundo lamang ang nakalipas. Mula nang umalis ang nobyo ay biglang tumunog ang kanyang telepono. Kasalukuyang nakalagay pa doon ang SIM card ng lalaki. Nasaan ka na ba? Kanina pa kami naghihintay dito sa bahay. Umuwi ka na. Text message mula sa isang numero. Bigla namang nag-ring ang kanyang telepono. Tumatawag ang numero na nag-text kanina lang. Labis na kaba ang nadarama ni Marie ngayon. Hindi ni maipaliwanag, pero may kakaiba siyang utok. Hello? Pagbati ni Marie. Sino ka? Bakit nasa iyo ang telepono ni John? Paghalit na tanong ng babae mula sa kabilang linya. Sino po ba ito? Bakit ka tumatawag sa kanya? Muling tanong naman ni Marie. Sunshine! Sunshine ang pangalan ko. Asawa ko ni John. Ikaw, sino ka ba? Bakit nasa iyo ang telepono ng asawa ko? Pasigaw na tanong ng babae. Katrabaho niya ako. Naki-insert si John sa akin ng SIM card. Kasi lobot yung telepono niya. Ikaw pa yung hinihintay niyang tumawag. Pagpapalusot na lamang ni Marie sa babae mula sa kabilang linya. Tila ba nanlalamig at naistatwa na lamang si Marie sa kanyang kinaupuan.
Hindi pa rin siya makapaniwala at pilit na kinakalma ang sarili sa labis na kabang nadarama. Ilang saglit pa ay dumating si John. Kitang-kita nito ang gulat at tila ba iiyak na reaksyon ni Marie habang nakalagay ang telepono sa tenga. Sinong kausap mo? Tanong ng lalaki. Inumot na lamang ni Marie ang telepono sa kanyang nobyo at hindi kumibo. Pero pinigyan na ito ng titig na may pagdududa habang minamasdan ang magiging reaksyon nito. Hello? Pagbati ni John sa kausap sa telepono. Bigla na lamang nagbago ang ekspresyon ng mukha at napanunukan na laki nang marinig kung sino ang kausap. Sige, pauwi na ako. Yan lamang ang mga salita binitawan ni John sa kausap. Nagmamadaling tinanggal ng lalaki ang kanyang SIM card habang nakatitig lamang sa kanya ang kanyang nobya. Tila ba hindi niya alam kung anong dapat gawin o sabihin dahil sa mga oras na iyon. Alam na niya na alam na din ni Marie ang katotohanan. Kinuha ni Marie ang kanyang telepono, tumayo at umalis nang hindi na nagpaalam. Ayaw na niyang makarinig ng eksplanasyon o kahit anong kasinungalingan pa mula kay John. Tanging mga luhang bumabagsak lamang sa kanyang mga mata ang kanyang kasama sa pag-uwi. Pagdating ng bahay, dumiretso agad siya sa kwarto at binuksan ang kanyang laptop. Doon sa Facebook ay hinanap niya ang babaeng nagngangalang Sunshine. Nakapareho ang apelyido ni John. At tama nga, pamilyado na si John. May asawa at maliit na anak na babae. Masayang-masaya pa sila sa mga litrato. Nalaman din niya na may ibang Facebook account pa pala ang nobyo na hindi niya alam. Sa huling pagkakataon, ay kinausap niya si John. Umami naman ito na may asawa at anak na siya. Pero sobrang sakit sa parte ni Marie. Nakaalos ibigay niya ang lahat-lahat. Pero naloko lang pala siya. Muntikan pa siyang makasira ng pamilya nang hindi niya nanalaman. Nag-resign siya sa trabaho, ang palit ng numero at tuluyang pinutol o ugnayan nila ni John. Sa simbahan ay nagtungo siya isang araw upang doon ibuhos ang lahat ng sakit na naipon sa kanyang dibdib. Doon siya humingi ng tawad sa Diyos sa kasalanang hindi naman niya ginusto. Labis ang pagmamahal niya kay John, kaya nahirapan siyang makausad sa pag-ibig na nauwi lang sa wala. Pero mabuti na rin at nalaman niya ang lahat habang maaga pa. Kailangan niyang tanggapin na hindi talaga sila para sa isa't isa. Pinili niya munang ayusin ang sarili. Tinuon ang atensyon sa pamilya, sa mama, sa mga maayos na kaibigan, at magsimba kasama ang buong pamilya. Pinalik niya ang tiwala sa Diyos at hinayaan na lamang ng Diyos ang magtanggal ng sakit na nadarama ng kanyang puso. Ilang taon na din ang lumipas, napatawad na din ni Marie si John. Kahit na hindi pa ito humihingi ng tawad sa kanya noon. Tanging sa pagpapatawad lamang siguro niya tunay na mapapalaya ang kanyang sarili. Pinatawad din niya ang kanyang sarili sa kasalanang muntikan ng magawa noon. Panahon na rin siguro para muling magsimula ng panibagong buhay para sa kanya. Tunay ngang tanging panahon lamang ang makapaghihilom ng sugat. Nobyembre noon, 2018, ay ikinasal si Marie na isang lalaking walang bisyo, tapat at walang sabit. Sa Agosto ngayong taon ay inaasahan nila na maglalabas na ng anghel na dinadala ni Marie sa kanyang sinapupunan. Maaaring sa buhay natin ito ay madalas tayong nakakagawa ng pagkakamali na minsan ay hindi natin sinasadyang gawin. Pero parating tandaan na sa bawat panahong tayo ay nadarapa, may pagkakataon tayong bumangon muli at itama ang lahat ng ating mga pagkakamali. Magtiwala lamang tayo sa Diyos
Kasi ang nakakaalam ng lahat dahil mayroon siyang magandang plano para sa atin. At dito po nagwawakas ang ating kasaysayan sa mga oras na ito. Nawa ay kinapulutan natin ito ng aral. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po.